sa mga prudu ng isang pelikulang malaki ang production ang nadismaya sa kinainat na nito. Ang buong akala niya ay tatamo ito sa takilya at sinugalan niya pa nga ito. Pero nagkamali raw siya at na-realize niya na hindi na rin pala malakas sa takilya ang bida ng kanilang pelikula. Ay! Ang hirap, no? Parang pagka-pagka... Alam ko, yung producer ba is close sa'yo? Oh, close siya for sure. For sure. Parang hindi masyari. Masyari sa kanya. Oh. Hindi masyari. Pero hindi. Pero minsan kasi ganito yan. Minsan kahit nasikat na yung artista, hindi guarantee. Na kapag sikat yung artista, ikikita yung movie. Correct. Marami kasing factors para kumita yung isang movie. Lalo na sa panahon ngayon, di ba? Nasabi nga yung industriya ng pelikulang Pilipino ay dead. Kaya maraming pang pelikula talaga na hindi talaga kumikita at minamalas talaga sa takilya. Pero yun nga, ang nakakapagtaka, ano ba talaga ang formula para kumita. Masigurado na kumita ang isang pelikula. Dahil kahit nga si Direk Joey Lamangat na sinabi niya na yun lang Film Fest ng last year ang talagang kumita. Ito mga sumunod na pelikula na ay hindi na, di ba? Sabi nga na yun ng FDCP, sa pangunguna yan ng chairman na si Jose Javier Reyes, at saka si Lala Soto, ang chairman ng MTRCB ay nagsabing this year, kasi ang dalawang pelikula lamang talaga ang masasabing kumita, ang Rewind dahil na-showing pa ng January at itong Josh Lea. Ito yung legit daw na talagang masasabi mong blockbuster. Yes. Diba? At ito nga, hinuhula na ito. Ito, November 13, sigurado na rin na magiging blockbuster. Itong Kat Din movie. Pangatlo na sila. Pangatlo, Hello, Love Again. Kung sumunod sana yung My Love Will Make You Disappear, pang-apat. Kaya lang, hindi na tuloy, di ba? Baka next year. At least may blockbuster next year. Sana opening salvo or Valentine's talaga. Yun ang winning wish natin. At least pagka at magsusot tayo ng red. Oo, manonood. Habang ikaw ay nakarinda kasi malapit ang Pasko, di ba? At syempre, ang mga ipapalabas sa Metro Manila Film Festival, di ba? Sigurado may mga blockbuster movies dyan. Pero itong sinasabi ng producer na to na inaakala niyang kikita ang kanyang pelikula dahil nasikat ang bida. Bakit naman niya nasabi yun? Pero kasi dati, itong bida dito sa pelikula produce, dati kumikita yung mga movies niya. Ayoko naman. Diba? Inform niya sa kanya. Kasi siguro, may history siya ng mga movies niya before, kumikita, kaya kinuha siya ng pelikula to. Pero kasi iba na rin talaga ang audience ngayon. Para kasi ngayon, kahit sabihin mong malaking artista ka, superstar ka, minsan talaga, kapag pinalabas ang pelikula mo, diba? Sumisimple lang. Saka pinapatay din ng mga mga platforms, yung mga streaming platforms, mga pelikula na ilang lang, nasa Netflix na, o ilang nasa linggo Facebook. Lang, nasa Facebook na, yung may mga namimirata pa rin, although hindi na nga uso yung mga physical CD yung mga pirated CD na yan, mas madali nga rin mapirata. Online piracy na yun. Pero, eto ha, kahit naman yung mga sikat na sikat ng mga artista before, mga superstar na, halos lahat talaga ng superstar dati ha, talagang nagkaroon na rin sila ng mga flop na pelikula. Ayoko na lang mag-mention-mention. Oo, katulad nila, lahat. Ni Pero, Leonardo DiCaprio, foreign na yan, nasikat yan, ha? Sila, Tom Cruise, nagkaroon din naman sila ng mga flop movies. Talagang ina naman sa foreign, di ba? Kasi hindi naman sila magre-reklamo sa akin. Kasi, dati kasi, ayoko mag-budget na, ako sige ha, hindi sa pagkano, kahit idol ko ha, nagkaroon na rin ng flop na pelikula ang Diamond Star na si Maticel. Pero, bibira lang, halos lahat blockbuster na. Pero gano'n, parang Mila. Pero noong 80s, bihira lang ang magpapapelikula. No? Pero yung Mila, hindi naman flop na flop, parang konti lang, hindi naging blockbuster, mild hit lang. Mila ni Maricel Soriano. Pero lahat ng pelikula niya, blockbuster. Ito ba yung teacher siya? Teacher siya. With Papa Piren. With Piolo Pascual. And even Piolo Pascual, kung di ako nagkakamali, yung kanyang launching movie dati, yung Lagarista, hindi rin gaano kalakas yung nung ipinalabas, di ba, sa balik takilya. Tayo sa producer at saka din sa artista. Nadismaya talaga siya dahil nung makita niya ang gross
ng kanyang pelikula ay graday. Hindi niya ine-expect na, ay, ganito lang pala ang kikitain. It's a cross. Sabi niya, sabi, die! Nalugi ang die, sabi ng lola. Sabi, kita yung pala, nalugi ako, no? Sabi. Yan na naman, no. Pag-iayo ka ng nono, ha? Kasi nagkakasulit na naman nono.